talk to Papa. Hello po. Yan! Yon! Okay. Sige, Janice. Dito, kwentuhan tayo tungkol sa buhay-buhay. Kasama si Papa Mark, tsaka si Papa Ace. Ready ka na? Ready na. Sige, talk to Papa na, Janice. Gusto ko yun. May naririnig ako sa likod ko. Ano yun? okay. Ano, Janice, ang problema mo? Saan mo gustong simulan ng kwentuhan? Siguro sa ano? Sa masaya muna. Sa masaya! Gusto ko yung masaya. Parang may malungkot na part. Parang may kabang-abang. Sige. Ano yung masaya? Ano yung masaya, Janice? Ano po? Ano yung masaya? Sa kayo nagkakilala? Ang ganda kasi ng sa mga dating tawag nito. Pangyayari. Okay. Yung mga pangyayari. Paano nag-start? So, dati, nung mga high school pa lang, ang simple lang ng buhay. Marunong makontento kung anong meron. Diba? Ngayon, parang ang hirap. Pero, nag-aral ako high school. Graduate ako ng high school. Then, nag-college ako. Pero, hindi ako gumaduate ng high school. Handali. Kasi nga, ang agang lumande. Nag-high school ako. Sa college ako. Pero hindi ako graduate ng high school. Baka college. Okay. College. Okay. So, paano maagang lumande? Nagkaroon ako ng mga second year high school. Nagkaroon ako ng jowa. Mm. Ay, di ba? So, di ba normal yon? Pag high school, ang sarap-sarap pa naman yan. Yung kilig na kilig, yes. Yung film na film mo. True, ang ganda-ganda mo. Yung bang jowa mo nung high school, siya din nung college? Yes. Until now. Nice. Toroy. True love. Okay. True love. Isang lalaki lang. Ano pangalan ni special someone? Ni boyfriend? Si Michael. Si Michael. Ay, si Michael naman kasi okay, tapos? So, ayun, hindi ako nag-third year college kasi nabuntis ako. Nagkaroon ako ng isang anak, tapos yung parents ko ayaw na magpaaral kasi suwain na anak. Oo, kasi nga naman, pinapaaral ka ng... pinag-aaral ka ng college, tapos bigla-bigla ka nabuntis. Oo, iba-iba yung pinag-aaralan mo. Tapos, ang nangyari, saka pa ako nagsabi na manganganak na ako. Okay. Hindi, kasama ko yung nanay ko, yung magulang ko sa bahay, pero hindi nila halata na nabuntis ako. Pag first time lang talaga. Tinago mo pa. Tinago ko. Nung iirin na lang, lalabas na yung bata, diyan ka nagsabi, ay, manganganak na pala ako. Ito na pala. Oo, kasi yung parang hindi halata yung chan ko na... Kasi nga nakatago. Pwede ba itago? Pag nakatago, hindi daw mahalata. Okay. So, nung... So, ngayon... Nag-labor na. Nag-stop ka na ng schooling. Nagsama na ba kayo ni Michael? Oo. Nanamanhikan sila sa bahay. As in, okay naman. Pinakasal agad kami nung matapos akong manganak. 1 month. Mm-hmm. Preparation agad ng kasal. Mm. Ano sabi ni Michael? Okay naman. Nag-ano naman siya sa parents ko. At inirespeto niya yung magulang ko. Wow! Dapat lang. At saka pinakasalan, agad-agad. Ko siya sa magulang ko na yan. Pero ikaw, deep inside, it's a good decision? O dahil napipilitan tayo, dahil nabuntis ka na? Yung wedding? Hmm. Hindi. Ano lang din siya? Noong hindi pa kasi namin, graduating kasi din siya ng college. So hindi namin talaga sinabi. Kasi kung siguro pag sinabi namin, baka hinto din yung ano ng magulang niya. Ah, okay. So, nung mga malapit na akong mga nag-graduate siya, tapos hindi wala pa siyang trabaho. Kasi kaso nga lang, nung nag-labor na ako, lampas na ng mag-third year na ako, so mga anak na ako, yun na yun, doon ko na sinabi. So, yun, ayaw, hindi na ako pinaaral ng magulang ko kasi
kasi nga, nakafocus ulit sila dun sa kasunod kong mga kapatid. Oh. So, ilang ba nakatago yung baby? Ah, yung ano, yung chan mo? Yung hanggang sa labor, doon na nila nalaman na mag-labor na ako. Ang galing. Madiskarte. Oh, hindi, may mga chan talaga na maliit lang magbuntis. Oh, ako malaki yung chan ko noon eh. Kalata agad. Maliit talaga yung, ewan ko lang din, maliit talaga yung chan ko nung tinago ko talaga sa kanilang dalawa ng boyfriend ko. Alright, so nakagraduate naman siya, tendency to find a job kasi may responsibility. How's the relationship ngayon na mayroon kayong anak at saka kasal na kayong dalawa? Okay naman yung takbo ng relationship namin. Kaso nung mga 2 years old yung anak ko, nag-disgusto siya. Mm. Oh, napuruhan? So, nawalan siya ng trabaho kasi ano, parang yung likod ng ano niya, yung backbone, yung ano natin is pag nagtrabaho siya, hindi yung mas straight yung likod niya. So, ibig sabihin malala. Malala yung damage. So, paano ngayon? Hindi pwedeng makapagtrabaho si Mister, ikaw ang magtatrabaho. Ako yung, doon ako nag-decide na mag-abroad. Ay! Nag-abroad, mga kapuso, ang ating bida. Diyan nala, mangyayari ang mga problema. Magkakahiwalay. Oo. Nako, pag nagkakahiwalay, ay! May sumisiksik dyan. Nako, ano kaya yon? Nako, mga kapuso, abangan natin ang susunod na mangyari. Kailangan niyang gawin to para sa pamilya. Yes. Lalo na ngayon na mukhang hindi kakayanin ang kanyang mister. True. Eh, merong kailangan lumamon. True. Ay, ang sa kanya, ako na muna. Kaya ko naman. Kasi nung kaya ni Mister, siya nagtatrabaho. True. Janis, saan bansa ka magtatrabaho? Nung una, sa Saudi. Sa Saudi? Mm. Oo, okay. Sa isang hotel sa Saudi. Anong trabaho mo sa Saudi? Waitress sa hotel restaurant. Oo, medyo tiyaga-tiyaga lang. Ganun talaga sa umpisa. Oh, no? Please. Okay. So, kumusta ang buhay mo sa Saudi? Pagdating ko doon, okay naman. Wala mong problema. Nagsikap talaga ako kasi kailangan i-therapy ng asawa ko. Kailangan siyang para maging bumalik ulit yung line sa likod niya. Magkano ang kinakailangan mong pera para bumalik ulit sa okay? Yung spinal... Every week kasi meron siyang therapy session. Dalawa. 2 times a week. Magkano yun? So, kailangan akong gumastos ng 15,000 a week. So, that's 15,000 a week. So minus 4 times 60,000. Sa Saudi, kaya may mga utang-utang pa kami sa Pilipinas. Mm-hmm. And then, matagal akong, ang tagal ko talagang umuwi kasi gusto ko namang... Pero gusto kong ipakita sa parents niya na although maaga kami nag-asawa, gusto kong ipakita sa parents ko na hindi sila failure pagpapalaki sa akin. Kumbaga, okay din yung buhay, magiging okay yung buhay namin kahit hindi ako nakagraduate. Okay. Kailangan mo panindigan decision mo eh. True. Wala nang pwedeng pointing fingers na kasalanan ko to, kasalanan mo to. True. Diba? Oo. Tapos? Tama. Hindi ko pwedeng manisi kasi pinasok ko to, panindigan ko. Mm-hmm. So yun na, okay na hanggang sa tumagal, umabot ng ilang years, bumalik ulit yung katawan niya. Mm! Naging okay na siya. So, pero hindi pa sinabi ng doktor na wag mo nang ibalik sa trabaho kasi wag mo nang pabiglain. Tama. Kasi baka kasi nga ang lakas ng pagkabagsak niya. Okay. So, at least kahit paano nababawasan yung problema. Unti-unti, okay lang yan. No? Nabawasan yung problema. Tapos yung anak ko, nag-aaral nga. So naging okay talaga. Okay yung flow ng buhay. Ngayon, naging okay na siya. Mga 2 years, sabi ko sa kanya, baka pwede siyang maghanap ng konti. Yung kaya niyang magtrabaho. Mm-hmm. Kahit call center, sabi ko sa kanya, yung paupo lang, upo ka lang, yung mga ganong sitwasyon na trabaho. Sabi niya, sige. So yun, nag-apply siya.
ng trabaho, yung anak namin, iniwan namin sa probinsya, nagpunta siya ng Maynila. Habang ako, promoted ako na magiging supervisor. Ay! Magaling. So, lalaki ang sweldo mo. Oo, hotel, restaurant. Pero, kasi nga, hindi pa ako pwede umuwi. Kahit gumaling na siya, nakabimbing po yung utang namin. Ay! Kasi nga, yung therapy session niya, hindi po kaya, mas malaki pa sa sahod ko yung therapy session niya. Kaya maliit lang yung sahod ko, kaya may mga utang pa din kami. Oo, kasi di ba hindi naman pwedeng dun lang, kasi kumakain din sila doon, dito. Kumakain pa ka sila. Oo. So ibig sabihin, waipon. Oo. Walang ipon, resibo ang dami. Ang saklap. Okay lang yan. Ngayon, yes. Ngayon naman na-promote ka na. Ibig sabihin, makakadagdag sa gastusin. Oh, isa din, makadagdag ng gastusin, pero isa din yung sa dalan na hirap akong umuwi. Kasi pag bago kang na-promote, wag kang basta-basta umuwi. Tama. Kasi kailangan mo pang iano. Ngayon, ang nangyari, trabaho na siya sa Manila. He's a call center. Yung pinag-aralan niya, kung hindi niya muna ginamit kasi nga, seaman siya, so bawal pa siyang maano. Yung mga physical work, na, kailangan pa upo-upo lang. Mm-hmm. Nakahanap ba siya ng trabaho? Nakahanap siya ng trabaho. Sabi ko, sahod niya, tulungan mo ako sa mga utang pa. Mm-hmm. Kasi nga, may mga loan pa. Sabi niya, okay. So yun, tinutulungan niya ako. Hanggang umabot na naman. Sabi niya, kailan ka uwi? Hindi pa pwede. Kasi may mga utang pa din kasi. Mm-hmm. Sabi ko, pag maluwag-luwag na, pwede na akong uwi. Ngayon, na-promote uli ako pagiging manager. Hello! Ay! Ang galing naman! Makakatigim kami ng tsokolate. Tapos? Hindi din ako makauwi. Pero, nakatapos na yung utang. Ay! Gandang balita. Oo, natapos na yung utang. Tapos niyan, sabi ko, bahay, ipa-project ko yung bahay namin. Ay, ang ganda. So, while nasa ibang bansa ako, tapos nasa Manila siya nag-work, eto na yung problema. Ay! Nako. May problema daw. Mga kapuso, ano kaya ang problema? Naka-feeling ko. Umuwi na, di ba? Narito na sa Manila eh. Nagpunta ka na ba ng Manila? Ayun, manager rin, na-promote eh. Oo. Nasa Manila ka na o nasa Saudi ka pa rin? Hindi. Nung time na yon, nasa Saudi pa ako. Ah, okay. Ang maganda nito, wala nang utang. Yes. Kasi ako na promote as manager sa Saudi, mas malaki na yung kita nun. True. Tapos makakaipon na siya. Kasi yung mister niya, call center agent na rin. Oo, nagtatrabaho na. So ibig sabihin, kung dati bayad ng utang, doon na pupunta, ngayon makakabuelo na, ipon-ipon na, nag-project na nga siya ng bahay. Yes. Kaso siguro feeling ko, ang problema, may nanligaw. May naligaw sa kanya. Oo, may ari ng 10 kamelo. Ay! Hindi, feeling ko yung anak nila. Ay, ano? Nadagdagan. Ay! Nabuntis siya? Hindi, yung ano, yung lalaki na kabuntis. Feeling ko lang ah. Nako, patay ta. Kasi feeling ko yung babae maglolo ko dito. Pero hindi, masakit daw likod eh. Sabi? Hindi yung nakakakuan. Ay, makakakuan nyo. Feeling ko talaga malakas ang lobe ko itong babae nagloko. Alam mo kung bakit? Bakit? Pagod na siya. Sa bagay, kaya tumaas yung posisyon. Oo. Yun yung kapalit. Tina, okay naman. Pero yun na, wala kami utang pero wala pa kami bahay. Kasi yun na yung health niya. Ngayon na medyo wala na talaga kami utang, yun na yung project namin na magkaroon kami ng bahay. Ngayon na may trabaho na siya, ang problema, yun na nga. Wala ka bang sinasabi sa amin? Oo. Ang problema? Pinapauwi niya ako tapos hindi pa ako pwedeng umuwi. Mga ilang years pa ang stay mo sa Saudi? Ano? Mga ilang years pa ang stay mo sa Saudi para magkaroon na ng bahay? Yes. Ito ngayon, pag-uwi ko, pwede na ako magkaroon ng bahay. Kaka-uwi ko lang eh. So pinapauwi ka niya noon, kailan yung pinapauwi ka? Tapos hindi ka pwedeng umuwi? Ano? Mga 4 years ago. Hoy, ang tagal ka na palang pinapauwi. So 4 years pa, kailangan na. Oo, ito ngayon. Ito ngayon yung chance na nakauwi ako. Okay. After 4 years. Ito ngayon. Opo. Kasi ang hirap eh.
ang hirap talaga. Tapos ngayon, ayun na nga, nung balak ko na ang sabi sa kanya, ipon na tayo pang bahay kasi wala pa tayong bahay. Sabi niya sa akin, okay, bahala ka. Sabi niya sa akin. Sabi ko kasi, trabaho ko lang muna tapos ipon. Tapos yung anak ko, nabuntis? Charot! Yun ang ito! Hindi. Lalaki yung anak namin eh. Okay. Nakabuntis? Okay. Ngayon? Hindi siya umuwi. Sabi ko, ba't hindi ka umuwi? I-Manila ka lang. Ang bilis lang umuwi pag ganito Holy Week. Diba? Pwede siyang umuwi. Kaso sabi niya, naintindihan ko naman kasi call center is kahit holiday may trabaho. Naintindihan ko po yun. Pero kasi wala, ilang years na siyang hindi umuwi sa anak niya. So, sabi ko sa kanya, uuwi ako. Sabi niya, okay. Okay lang. Tapos yun, sabi ng anak ko, Mami, may problema si Daddy. Alam ko na meron siyang iba. Hoy! Sinasabi ko na nga ba! Ano ang nahuli ng anak mo sa kanyang ama? Ano? May babae, tapos nabuntis yung babae. Ay! Naku! Ay! Naku po, may ebidensya pang iniwan. Yes! Dalawa na anak nila. Ah! Sabi ko na nga ba, Pops? Uy, pero grabe na. Tiga lang. Ilang taon na ang relasyon nila? Hindi ko alam kasi kakapangabag ang panganay is magto 2 years old tapos ang bunso is kakapanganak lang ng babae. Nasundan na after 2 years is 4 years ago pinapauwi ka. Oo, kasi okay na siya eh. Wala nang masakit sa likod. Oo, kasi ready na siya. Kaso, hindi ka pwede umuwi. Pero hindi mo dapat sisihin yung sarili mo. Oh, naku. Paano yan? Panag-dinis table ko na lang. Bumalik ka ba agad ng Pilipinas? Kaya hindi. Nung nalaman ko hindi ako umuwi, sabi ko siguro ano, ganun talaga ang buhay. Inaway mo na siya? Nakipag-strong na lang talaga ako. Inaway mo ba siya? Hindi naman ako masisi sa part ko eh. Hindi ako masasabi na ako may kasalanan sa mga nangyayari sa relationship namin ngayon. Kasi ginawa ko po lahat kaya ako umalis para sa kanila. Para sa kanya. Nagsakripisyo ka, lumisan, lumayo para sa ikakabuti nila. Oo, pero may sakit kasi si Mister eh. Oo, kaya yun nga yung nagano eh, nagtulak sa kanya para umalis para sa iyo. Oh my gulay. Pero ito yung isasampal mo sa akin. Diba? Eh, hindi lang isa pare ko eh. Dalawa. Dalawang anak ang inyong nabuo while I'm away. Antigas ng mukha. And anyways, nung yung mga time na yun, nagbibigay ka ba ng pera? Oo, kasi nung nalaman ko, hindi na. Sa anak ko na lang. Oh. Ilang taon na yung anak mo nga? Anak ko ngayon is, 19. Ah, malaki na. Oo. Okay. Malaki na. So ngayon, umuwi ka ba ng Pilipinas kung nalaman mo may isa, may dalawang anak? Hindi ako umuwi. Ay, itong pangalawa na, nakapangalawa na siya, na-timing lang din kasi yung pag-uwi ko. Ha? Na itong pangalawa nilang anak. Oh. So yun, pinuntahan ko sila. Anong sila? Pinuntahan ko sila. Ano? Imbis na magpa-file ng case para ipapakulong, huwag na lang. Ah. Ako. Kasi masakit. Sobrang sakit. Oh. Kasi grabe yung sakripisyo ko. Pero wala akong magagawa eh. Siguro si Lord na yung nag-ano. Na kailangan ko magiging strong. Sabi mo kanina, pinuntahan mo si... Saan mo sila pinuntahan? Sa hospital. Actually, ngayong araw na to. Nakapanganak? Oo, dito sa Bukidnon. Dito sa hospital ng Bukidnon. So, dito nandyan ka ngayon? Dito pinanganak yung baba, yung anak nila kahapon. So, ngayon ako pumunta kasi gusto ko makita. So, makita? Makita sila. Wow! Ang lakas tapos na... relax lang siya. Grabe, nag-ipon ka ng lakas ng loob para gawin mo to. Ano na nasa sa isip mo? Bakit gusto mo silang makita? Ano?
Kasi yung anak, naawa ko sa anak ko eh. Yun yun eh, di ba? Kasi ang plano ko kasi dapat papakulong ko kasi sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Kasi yung anak ko, nagsabi na sayang lang daw yung panahon ko. Kung ipapakulong ko yung daddy niya, ayaw din daw niya na ma, yung pagmamahal din kasi ng daddy niya sa kanya. Hindi, wala, although hindi daw sila magkasama, pero binuo din siya ng daddy niya. Ayaw niya na makulong ang daddy niya. At importante sa'yo ang sinasabi ng iyong anak. Kasi nandun yung sakit, nandun yung galit, I don't deserve this. Kaya gusto mo silang pero makulong. Oh. Oo, nang nakita ko yung anak ko na umiyak, sige, wag na lang. Kahit nasasaktan ako, para sumaya lang yung anak ko. Kasi pag yung anak ko na yung magsabi, mas weakness ko siya kaysa nararamdaman kong galit at pagmamahal sa asawa ko. Oh, ang sakit, naiiyak ako sa iyo. Sabi ko sa sarili ko, wala akong choice kundi sa anak na lang mo papakinggan ko yung anak ko. Okay, sige. Kasi nakita ko kung paano niya inalagaan yung kabit niya ngayon na ng anak. Nakita ko sila. Uh-huh. Nakita ko siya. As in, sa dalawang mata ko. Nung nakita mo sila, may baby, nandun yung asawa mo, nasa higaan yung babae na ipinalit sa'yo, anong nararamdaman mo? Nagurog yung puso ko. Naghalit ka ba sa kanila? Nagsalita ka ba ng hindi maganda? Anong ginawa mo? Durog yung puso ko. Kasi baliwala lang pala lahat ng effort. Yung pagod ko. Yung hirap ko na pinagdadaanan ko sa Saudi. Yung mga utang. Lahat ng mga nagawa ko. Kaya pala akong ipagpalit. Oh, may pagkukulang ba ako as a wife? Siguro pisika ay ano, oo, pero ako yung gumawa ng paraan para maging okay siya, para maging healthy ulit siya. Ang tanong, kung saan ako nagkulang, anong kulang ko? Siguro, oo, Sara, wala ako sa tabi niya lagi. Pero the reason why wala ako sa tabi niya kasi nga gusto ko maibalik yung health niya, na maging okay siya, na maging buo siya, para din sa anak namin. Pero yung effort na yun, sinasabihan lang ako na wala akong kwentang asawa. Wala ba akong kwentang sa point na to, na grabe yung sakripisyo ko, nagkakakuba-kuba ka na sa ibang bansa, na sasabihan pa ako na walang kwenta, dahil pag pinapauwi ako, hindi ako makauwi. Just because gusto kong umangat yung buhay namin. Wala pa nga kami bahay for how many years akong nagtatrabaho kasi inuna ko yung health niya. Sana kung nagkulang. Oh. Anong mangyayari? Ano yung pagkukulang? Oh. Siguro, ano yung pagkukulang ko? Yung tinatanong mo. Oo, yung for, tinatanong mo. Ano ba? Na for sex? For ganun lang ba ang kulang ko? Pero lahat, binigay ko naman. Kahit wala ako sa harapan nila, ng mga anak ko. Ng anak ko. Pero siya may mga anak, dalawa na. Samantalang ako, ito ako. Wala pang bahay. Kasi inuna ko siya. Oh. Siguro, if you're asking, Janice, kasi, wala pala. Oh, just for the sake na nasagutan natin yung mga pagkukulang. Yes. Kasi, makikita mo eh. Saan yung pagkukulang na napunan nung babae doon sa mga time na wala ka sa kanya? Yun ang kung ano ang meron sila ngayon. Na meron silang dalawang anak na kasama niya yung babae na yon sa pagkakataon na wala ka sa tabi niya, doon sa pagkakataon na naghihirap ka, na akala mo napupunan yung pagkukulang na yon ng mga sakripisyo mo. Pero hindi niya tinitingnan yung sakripisyo na yon. Kasi yung babae na yon, yung pumuno dun sa pagkukulang mo. At yun yung pagkukulang na hindi mo, kasi malayo ka. Pero sana naman, yung pagkukulang na nun, nandun yung pag-intindi na ginagawa ko to, not just for myself, pero para sa pamilya natin na akala ko buo pa.
Pero hindi ganun ang nangyari. Tapos ang sasabihin lang niya, lalaki ako eh. Wow. Na sorry. Lalaki naging marupok ako. Lang ako. Na ito yung pagkukulang mo. Ang sakit. Tapos, wala kang magawa. True. Kasi yung anak mo, pinipigilan ka. Dahil naging, hindi man siya naging mabuting asawa, naging mabuti naman siyang ama dun sa anak mo. Diba? Kailangan mo na namang intindihin ang ibang tao. Paano yung nararamdaman ko? True. Sino yung kakampi ko? Wala. Wala siyang kakampi, Paps. Wala akong kakampi. Kakampi ka namin, Janice. Wala. Wala akong masabihan. Ang sakit. Diba? Parang sa huli, kasalanan ko pa pala yung lahat. Ang unfair sa part ko, na nagtrabaho lang naman ako at hindi parang hindi mo nakita lahat ng effort ko. Na kaya tayo magkaleo, kaya ako nandito ng dahil sa'yo. Oo, naginawa ko to para sa'yo. Ikaw ang inuna ko. Pero doon sa pagkakataon, nababalik na ako at aayusin natin ang lahat. Wala ka na kasi masaya ka na sa piling ng iba. Tapos kahapon, galing lang siya. Nakita niya kung gaano sila kasi. Dapat ako yun eh. Dapat tayo yun. Dapat tayo yung masaya. Janice, ang daming nakikinig sa atin ngayon. Madami ang umiiyak. Madami yung nakikisampatsa. Anong gusto mong tanungin sa ating mga bida-bida? Ano? Ano lang? Opinion. Dapat ba na susundin ko yung anak ko na wag ipakulong yung daddy niya? O dapat ba na balik na lang ako sa ibang bansa para ipagpatuloy yung trabaho ko para sa pagiging teacher ng anak ko din? Pero lalayo ulit ako sa anak ko. O dapat ba balik na lang ako dito sa Pilipinas para magkaroon ng negosyo o bahay? Oh. Actually, yung daming option eh. Yes. Diba? Nandito na kasi yung problema. So, ano yung gagawin ko right after? Diba? So, para sa anak ko? Para sa sarili ko? Gumante sa kanila? Magsimula muli? Magpakalayo-layo? Ano ba yung mas makakabuti? Basahin natin ang mga komento ng ating mga bida-bida. Sabi ni SG Ram, kapag ba napakulong mo ang asawa mo, magiging masaya ka na ba? Kung hindi din naman, wag na lang kasi hindi ka din makaka-move on. Oo, masakit pero may rason para magpatuloy ang buhay. Nandiyan ang anak mo, dasal lang para maging matatag ka pa sa buhay. Alam mo kung minsan, yung bigat na yung nararamdaman ay masusolusyonan. Yes. Kapag feeling mo ay this is the right thing to do. Mm-mm. Kasi grabe naman talaga yung ginawa sa iyo. True. At sa ngalan ng batas, mayroong dapat mapanagot. Oo. Oh, oh. Di ba? Sabi ni Boss at Ate Janice, isipin mo yung bata na lang. Magtrabaho ka na lang, bumalik sa ibang bansa para sa anak mo na lang. Kalimutan mo na ang nakaraan mo. Mm-hmm. Sabi naman ni Adele, magnegosyo ka muna dito sa Pilipinas. Try mo muna. Baka mag-success ka. Huwag mo iwan anak mo. Need ka niya. Baka mabarkada naman siya. Alam mo naman mga kabataan ngayon. Gabayan mo at isama mo siyang magsimba every Sunday para maging maayos ang buhay niyong mag-ina. God bless every day. Prayer. Malalagpasan mo yan. Pagsubok lang yan. Kaya mo yan. Huwag mong isipin ang nakaraan. Past is past. At magpasalamat ka sa Diyos sa araw-araw. Ako, sinusuportahan ko yung sinabi, yung binasa mo. Mm-mm. Kasi, aminin man natin, that's the problem. Yes. Isa sa naging problema itong relasyon na to, na wala silang panahon sa isa't isa. Totoo yan. Kasi nga, ito yung sinakripisyo at isinugal niya eh. Ngayon, kung maaaring magkaroon tayo ng time doon sa mga natitira. Uh-oh. At hindi doon sa mga lumisan, uh-oh, ito muna yung ating bigyan ng priority. True.
Ngayon, kung sino natitira, yung kanyang anak. Sabi naman ni Eileen, di mo deserve ang ganyang treatment. You have you sacrifice a lot. Yung panahon na nawala sa iyo na makasamang family, just let them na lang po. Maswerte ka at may naiwan pa din sa iyong anak na mamahalin mo at mamahalin ka. Mag-set ka na lang po ng time kung kailan ka mag-work sa abroad to save once na nag-stay ka sa Pinas for good to spend your time with your daughter. Good luck po and wishing you the best of life. So anong plano mo na marami nagsasabi na move on na lang para sa anak mo na lang. Yes, ang bilis natin sabihin na mag-move on pero ang hirap natin simulan. Siguro sisimulan ko para mag-go din yung buhay ko. Enjoy muna sa sarili para makapag-move on. Magkaroon ng bahay tapos para din sa anak. Yun lang muna siguro. I-enjoy ko muna yung pagiging maganda ko ngayon kaya ayokong sayangin. Tunay yun. Taro. Ayokong sayangin sa mga toxic. Although may pain, pero hindi naman pwede na iluluksa ko yung buhay ko sa kanya habang buhay. True. Kasi ang haba din ng sakripisyo ko. Tama. Shout out din doon sa mga ibang lalaki, although hindi naman lahat, na huwag niyo pong sabihin sa mga nag-a-abroad yung asawa na wala po silang kwentang asawa. Kasi po, meron po silang kwenta, malaki po yung sakripisyo na sinakripisyo nila na iniwan kayo para lang sa future nyo. Kahit wala po sila sa tabi nyo, iparamdam nyo po na mahalaga sila kasi ang hirap. Hindi po lahat ng abroad, maswerte po yung pinagdadaanan sa abroad. Marami po din pinagdadaanan. Tama. Huwag niyo po, sana yung mga, hindi po lahat ng mga babae na sa abroad nagloloko. Meron po din matino. Sana pag nakahanap ka po kayo ng matinong babae, palagahan niyo po. Kasi minsan lang po sa ngayon na panahon, minsan lang po yung may babaeng matino at minsan lang din po yung lalaking matino. Sana kung makatagpo po kayo ng may matino na tao para sa buhay niyo, ingatan niyo po kasi minsan lang kayo makakita ng ganyang tao na kagaya ko, na kagaya ng iba. Kasi ang pagmamahal po ay sobrang halaga sa buhay ng isang tao. Talk to Papa.